Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. I agree with the president. I will kick out Pogo in this country. Pogo is a money laundering operation. Tinawag na money laundering operation ni dating Senate President at ngayong Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS. Dumalo sa ikatlong pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety at Games and Amusements si dating Senate President Juan Ponce Enrile, ang kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel ng Marcos Administration. Ang pagdinig ay kaugnay ng mga kontrobersya sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS. Kasama ni Enrile ang anak na si Attorney Katrina Ponce Enrile, ang Administrator at Chief Executive Officer ng Cagayan Economic Zone Authority o CESA, isang Special Economic Zone at Gaming Authority. Ang 100-year-old na veteran politician ang author ng Republic Act No. 7922 o Cagayan Special Economic Zone Act of 1995. Noong 2017, sa ilalim ng isang executive order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tanging PADCOR at tatlong investment promotion agencies lang ang maaaring magbigay ng lisensya sa online gambling operations. Ang mga ito ay ang CESA, kasama ang Aurora Pacific Economic Zone Freeport Authority at ang Authority of the Freeport Area of Bataan. Tumanggi si Enrile sagutin ang tanong kung kinonsulta ba siya ni PBBM kaugnay ng POGO ban. Subalit git nito sa Executive Order No. 13 ng dating Administrasyong Duterte kaugnay ng POGO, hindi gaanong napag-aralan o napag-isipan. It was ill-advised. They did not study it well. My God, POGO was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia, and we adapted it here. And why is it that until now, you have POGOs in Banban and Porag and without PADCOR being able to control them? Is that a wise decision? Hindi na idinatalya ni Enrile kung aling bahagi ng Executive Order o EO ang hindi gaanong napag-aralan. Sa kanya namang opening statement, binigyang diin ni Attorney Katrina Enrile na walang POGO sa CESA at Freeport. CESA is one with the nation and our president in the clamor to rid our country of the criminality brought by the POGOs. To this end, I want to categorically state that there are no POGOs in the Cagayan Special Economic Zone and Freeport. There never was, and there never will be. POGOs are the exclusive creation of the past administration of PADCOR. Wala ring mga krimeng iniuugnay sa POGOs na nangyari sa CESA sa loob ng mahigit 20 taon na nagre-regulate at nagkakalubito ng lisensya sa iGaming and Interactive Gaming Support Service Providers. There has not been a single instance of crimes associated with POGOs under CESA's watch. For more than 20 years that CESA has been regulating and licensing iGaming, an interactive gaming support service provider, it never had any instances of kidnapping, human trafficking, torture, scams, and murder. Binatikos din ni Enrile ang utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga POGO. Sa ilalim ng Executive Order 13 ni Duterte, nilinaw na hindi binabawalan ng mga lisensyadong online gaming operator na payagan ang mga nasa labas ng Pilipinas na lumahok. Dumalo sina Enrile at ang anak niyang si Cagayan Economic Zone Authority o CESA Administrator Katrina Ponce Enrile sa pagpapatuloy ng investigasyon ng dalawang komite ng Kamara sa mga napaulat na krimeng iniuugnay sa mga ilegal na POGO. It is for this reason that I am here today to shed some light on the pressing issues. Discernment of POGO issues allow us to set the record straight. Number one, CESA takes exception to some quarters that have lumped up its licensees with that of PADCORs. This cannot be farther from the truth. Wala pong POGO sa CESA. Again, there never was and there never will be. Number two, unlike PADCOR's POGO,
CESA does not have any hubs. We barely have any infrastructure, much more a hub. Number three, there has not been a single instance of crimes associated with POGOs under CESA's watch. For more than 20 years that CESA has been regulating and licensing iGaming, an interactive gaming support service provider, it never had any instances of kidnapping, human trafficking, torture, scams, and murder. Number four, are there positives to iGaming licensing and regulations? Yes. Taxes, jobs, real estate development, among others. Is there a way to enjoy the positives and get rid of all the negatives? Yes. I believe that should be our focus. Countless countries in Europe and North America have successfully evolved their licensing and regulatory environments. What makes them better than us? Five. CESA's iGaming and interactive gaming support service provider model predates Pagcor's POGO by more than a decade. And yet, it has never had issues with criminality and social backlash. I believe that the distinction between CESA and Pagcor are some of the keys to our orderly regulation of iGaming. Iginit ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na walang mga POGO sa Cagayan. Suportado rin daw ni Enrile ang total ban sa mga POGO. Para sumalo nga dito sa pagdinig ng Kamara yung mag-amang sinadating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at Katrina Ponce Enrile na Administrator and CEO ng Cagayan Economic Zone Authority o CESA tungkol ang pagdinig sa mga POGO at mga criminal activities na inuugnay sa mga ito. Nilinaw nilang walang POGOs o anumang POGO licensees sa CESA at lalong walang kahit anong POGO-related crime sa kanilang lugar tulad ng kidnapping, human trafficking, torture o scam. Ang CESA ay otoridadong nagsasagawa ng offshore iGaming operations sa Pilipinas at ibang bansa. Hindi raw tulad ng Pagcor na nilabag ang kanilang sariling charter sa pag-i-issue ng mga lisensya para sa offshore gaming operators. Hindi rin daw tulad ng Pagcor, walang hubs ang CESA. Mahigit din daw ang CESA sa pag-regulate at pagbibigay ng lisensya para sa iGaming at Interactive Gaming Support Service Provider. Kaya hindi ng koordinasyon sa Bureau of Immigration para sa mahigpit na pagsasala sa pagbibigyan ng mga working visa. Hindi kahit kailanman daw pinayagan ng CESA ang sub-licensing, bagay na ginawa ng POGO o Pagcor sa mga POGO. Suportado rin daw ni dating Senate President Enrile ang utos ng kulang na iban o ipagbawal na ang mga POGO sa bansa. Kit niya, nagsisilbi itong money laundering operation. Samantala, tinawag din niyang ill-advised ang Executive Order No. 13 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naglalatag ng regulation at pagbibigay lisensya para sa gambling at online gambling facility. May kulang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, bunyog party list ka na. Halika na, bunyog party list ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, bunyog party list, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.